Mabuhay! Kumusta kayo mga bata? Ngayon, tayo ay nasa ikalawang aralin sa unang markahan sa asignaturang Edukasyong Pangkatawan. Bilang mag-aaral na ikalawang baitang, mahalagang malaman mo kung ano ang panandaliang pagtigil sa symmetrical at asymmetrical na hugis. Ito ay upang maging mas madali para sa iyo ang pagsagawa ng iba pang mas mahihirap na galaw. Ako si Teacher Lynette. Narito ako upang gabayan kayo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Tara na! Ang panandaliang pagtigil ay naipapakita sa pamamagitan ng symmetrical at asymmetrical na hugis o galaw. Ang panandaliang pagtigil ay ginagamitan lamang ng ilang sandali dahil sa mahirap na pagbalanse. Ang symmetrical na kilos ay hugis ng ating katawan na nagpapakita ng formal na balanse na kapag hinati sa gitna ay nagpapakita o nakabubuo ng dalawang magkatulad na hugis. Ang asymmetrical na kilos naman ay hugis ng ating katawan na nagpapakita ng informal na balanse ng katawan na kapag hinati sa gitna ay hindi magkatulad ang hugis. Alam mo ba na ang paa ang karaniwang ginagamit natin sa pagpapakita ng panandaliang pagtigil? Sa ating aralin, makikita natin na maaaring din palang gamitin ang ating ulo, kamay, tuhod, at iba't ibang bahagi ng katawan sa pagpapakita ng panandaliang pagtigil. Masdan at pag-aralan ang dalawang larawan na ito. Ito ay nagpapakita ng panandaliang pagtigil. Ang unang larawan ay panandaliang pagtigil na nagpapakita ng symmetrical na kilos o galaw. Pagmasdan ang hugis na nabuo sa kaliwa ay katulad ng hugis na nabuo sa kanan. Samantalang, ang ikalawang larawan naman ay panandaliang pagtigil sa asymmetrical na kilos o galaw. Pagmasdan na ang hugis na nabuo sa kaliwa ay hindi katulad ng hugis na nabuo sa kanan. Narito ang iba pang halimbawa. Para sa iyong unang gawain, uriin ang mga kilos na nagpapakita ng panandaliang pagtigil sa symmetrical at asymmetrical na kilos o galaw gamit ang mga larawan na ito. Isulat sa iyong sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Mayroon kang 30 segundo upang gawin ito. Narito ang mga halimbawa ng panandaliang pagtigil sa symmetrical na hugis. Stride kneeling, stride standing, at leg raise up.
Nakuha mo ba ang tamang sagot? Ang galing! Narito naman ngayon ang mga halimbawa ng asymmetrical na hugis. Half kneeling, dead bug crunch, at side lunge standing. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Mahusay! Narito ang iyong ikalawang gawain. Upang lubos mong maunawaan ang aralin sa panandaliang pagtigil, ay iyo itong isagawa. Sa patnubay ng mga magulang, gawin ang mga sumusunod ng may pag-iingat. Magsimula tayo sa symmetrical na kilos. Gawin ang bawat larawan ng 10 segundo. Para sa unang larawan. Para naman sa pangalawang larawan. Huling larawan. Nagawa mo ba? Magaling at nagawa mo ang symmetrical na panandaliang pagtigil. Ngayon naman, iyong subukan gawin ang mga halimbawa ng asymmetrical na panandaliang pagtigil. Para sa iyong unang larawan. Para sa ikalawang larawan. Huling larawan. Nagawa mo ba? Napakahusay! Ngayon, anong mga bahagi ng iyong katawan ang iyong ginamit sa pagsagawa? Tama! Ito ay ang mga paa, tuhod, kamay, ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Sa bawat pagkilos o paggalaw natin ay atin itong ginagamit. Kung kaya, nararapat lamang na atin itong alagaan at gamitin ng may pag-iingat. Lagi nating isa-isip. Ang panandaliang pagtigil ay naipapakita sa pamamagitan ng symmetrical at asymmetrical na hugis at ito ay ginagamitan lamang ng ilang sandali. Ang symmetrical na kilos ay hugis ng katawan na nagpapakita ng formal na balanse na kapag hinati sa gitna ay nagpapakita o nakabubuo ng dalawang magkatulad na hugis. Ang asymmetrical na kilos naman ay hugis ng katawan na nagpapakita ng impormal na balanse ng katawan na kapag hinati sa gitna ay hindi magkatulad ang nabubuong hugis. Tandaan, ginagawa ang mga ito ng may pag-iingat. Para sa iyong panghuling gawain, isulat sa iyong sagutang papel ang check kung ang larawan ay symmetrical at X naman kung asymmetrical.
Gawin ito ng 30 segundo. Para sa unang larawan, Frog Sitting. Para sa ikalawang larawan, Bear Hug. Para sa ikatlong larawan, Hurdle Sitting. Para sa pang-apat na larawan, Seated Toe Touch. At para sa ikalimang larawan, Tuck Sitting. Unang larawan, Frog Sitting. Ito ay halimbawa ng tama, symmetrical, check. Pangalawang larawan, Bear Hug. Ito ay halimbawa ng asymmetrical, X. Pangatlong larawan, Hurdle Sitting. Ito ay halimbawa ng symmetrical, X. Pang-apat na larawan, Seated Toe Touch. Ito ay halimbawa ng symmetrical. Ang sagot ay check. Panghuling larawan, Tuck Sitting. Ito ay halimbawa ng symmetrical. Tama, check. Nakuha mo ba ang mga sagot? Kung ganun, wow! Dumako naman tayo ngayon sa pagkilala sa ilang mga halimbawa ng mga kiros o galaw na iyong ginagawa na kung saan nagagamit ang kaalaman sa panandaliang pagtigil. Paglalaro katulad ng paghagis at pagsalo ng bola. Pisikal na gawain katulad ng pagtulak o paghila ng isang bagay. Paggulong. Paghiga. Pag-i-ehersisyo. Katulad sa nabanggit na mga halimbawa, ang kaalaman sa panandaliang pagtigil ay nakatutulong sa tamang pagbalanse ng katawan nang sa gayon ay maisagawa ng maayos ang mas mahihirap na galaw. Lagi nating isaisip na ang panandaliang pagtigil ay naipapakita sa pamamagitan ng symmetrical at asymmetrical na hugis. Ito ay ginagamitan lamang ng ilang sandali at ito ay ginagawa ng may pag-iingat. Binabati kita! Tapos mo na at iyong aralin sa panandaliang pagtigil. Ngayon ay maaari kang magsanay ng mga kilos na ito upang lalong palakasin ang iyong katawan. Hanggang sa muli!